birthday sa ating lahat, lalo na sa mga manonood natin dyan. At sa video nga na ito ay i-share ko sa inyo kung paano magbuo o mag-assemble ng Seiko na 7S26 o kung tawagin ay 7S. At bago nga ang lahat, don't forget to like and subscribe to my channel. At pumunta na nga tayo sa ating video. Abit na natin yung sa seating lever niya, yung sistema niya sa susian. Ito, panoorin nyo na lang. Ayan, meron yan dalawang patornilyuhan. Ayan. Dalawa yan. Katapos niyan, higpitan na natin 'to. Ayan, at nahigpitan na natin. Ikabit natin ang center wheels. Sunod yung kanyang bridge. Yan, langisan muna natin. Pagkalangis natin, ilagay na natin yung kanyang bridge. Higpitan natin. Ilagay natin yung barrel drum. Yan, testingin natin, ikot-ikuti natin. Yan, lagay na natin yung kanya mga wheels. Yung escape wheel. Medyo nahihirapan tayo dito sa second wheel. Sunod na natin ito. Yan, kabit natin yan. Tapos yung click spring dito.
Yan, langisan natin ito para pag binunot mo yung susian, hindi matigas. Yan, bago natin ilagay ito, lagay muna natin yung automatic nung 7S. Yan, langisan natin to. Yan, langisan natin yan. Itong reduction wheel, langisan din natin. Para pag umikot ito, hindi masyadong o hindi malagkit. Kabit natin yan. Pagkatapos, kabit natin yung kanyang lock. Ayan, at pwede na natin siyang ikabit dun sa platina. Yan, kailangan pag nagkakabit ng ganito, kailangan nakasentro lahat. Nakasentro dapat yan lahat para walang maputol na ihi. Ayan, tinesting pa natin. Talagang pag tinutulak mo yung gulong, umiikot lahat. Ibig sabihin, nakasentro na siya. At pag tinurnilyo yan, walang mapuputol na wheels. O kahit yung escape wheel, hindi mapuputol kasi nga nakasentro na, nakatama. Ayan, ready na yan para ilock o higpitan itong mga screw niya. Ayan. Lagay na din natin yung kanyang ratchet. At iturnilyo natin yan. Ayan, pakaturnilyo. Testingin natin kung nagre-release nang maayos. Ayan. Nakikita nyo, umiikot. Diba? Ayan. At yan na nga, kakabit na natin yung pallet fork. Dahil maayos na ang pag-release. At yung kanyang bridge. Yan, itama natin. At iturnilyo na din natin. Yan, higpitan natin para hindi kumalas. Kargahan na natin yung ating main spring ng barrel drum. Yan.
At yan, ikabit na natin sa tamang paraan itong balance wheel. Dapat pagkabit mo pa lang, ayan, umaandar na parang ganyan. Dahil kung hindi yan umandar agad, kahit tinulak mo pa, ibig sabihin may problema pa din. Ayan, higpitan na natin itong balance wheel. Yan, langisan na natin yung ating transmission para mailagay na o maibalik na dito sa makina. Ayan. Panoorin nyo na lang kung paano ang paglagay. Ayan, kabit na din natin yan. At itornilyo. Testingin natin yung automatic kung gumagana. Dahil kung hindi ang gumagana, isang araw lang patay na yan. Hindi na yan aandar. Yan. Ilagay na natin itong rotor. Ayan, ayusin natin ang pagkahigpit para hindi kumalas. Dito naman tayo sa calendar side. Langisan natin itong center wheel. Itong connection niya. Saka natin ilagay itong pinion. At ilagay na natin itong driving wheel ng calendar. At ito na din kanyang intermediate. Pati yung minute wheel, lagay na natin. Hour wheel, lagay na natin to. Itong kanyang dalawang adjuster, date adjuster. Lagay na natin itong cover.
itong kanyang date. Lagay na din natin saka itong cover ng calendar. Ayan. Tornilyo na natin para hindi kumalas. Ayan, higpitan na natin. Ayan, langisan natin ito. At ilagay na natin yan. Tsaka yung day disk nitong 7S. At ilock na yan. Ilalock natin yan. Lagay natin yung lock. Ayan. At ayan na nga, halos buo na. Ngayon testingin natin kung gumagana. Ayan, gumagana ang kanyang adjuster ng calendar. Ayan, gumagana ang kanyang date saka day. At kung makikita nyo ay mabalasik na din siyang umandar. At ganyan nga ang pagbuo ng 7S26 na Seiko.